μέλνει επισμό. At ang ating magiging topic po ngayon ay itong napakaganda po, itong magiging programa po at magiging directive po ng ating bagong Undersecretary Martin Dino. Ito po yung sinasabi ko palagi sa mga ating mga kaibigan ng mga barangay chairman at local government. At itong magiging focus po sila sa tinatawag po nilang criminality sa kanilang nasasakupan po. At ito rin po, itong tinatawag po natin, yung statement po ng ating Senate President, the Federal Form of Government. At yan din po ang pag-uusapan natin mamaya. At itong train, ito ngayon yung mainit na pinag-uusapan. Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Ito yung train law. At kasi po ito, kung titignan nyo po kasi, napakaganda po ito na magiging pabor po doon po sa tumatanggap na maliit na salary na hindi na po kinakaltasan nang tinatawag nilang tax o VAT sa kanilang sweldo. Sa nakikita po natin dito ay kulang lamang po sa information at information sa mga taong bayan. At isa pa pong pag-uusapan po natin dito po sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan po ng Pandi. Meron po kasing nag-file ng recall for petition against a recall election sa bayan po ng Pandi, Bulacan. Laban po kay incumbent mayor Tinoy Marquez ng Pandi, Bulacan. Oy, Diyos ko po, recall election. At mga kapanahin din natin po, kung may oras po tayo, itong ABC president at well-awarded person na barangay chairman ng lalawigan ng Bulacan na ABC ng barangay bayan ng Giginto, Bulacan na si ABC Barangay Chairman Cesar Teta Mendoza. Kaya lamang po natin mga kapanayam po kung ano po ba yung ano pong masasabi nila dito po sa bagong directives, kung sa yung gustong mangyari ng bagong undersecretary ng DILG na si Undersecretary Martin Dino. Yan po ang ating mainit na pag-uusapan at alam nyo po, tayo po ay nakakatakot itong gumulanta. Buti na lang po, masisipag po ang ating kapulisan. Itong ecstasy, ito po yung nakakatakot ngayon. Nawala na po, medyo nawala na po yung shabu na tinatawag. Ito naman ay pumunta naman itong ecstasy na hinahalo po sa inumin. Kaya ito po isang pag-uusapan din po natin. Buti na lang po ay napakasipag at napakasisipag ating kapulisan. At ito'y na-entrap nila at nahuli. Itong mga gumagawa ng mga kalokohan. Itong dapat ibalik itong offline tokhang na sinasabi ng ating PNP Chief De La Rosa. At yan po, nasa linya po natin ang ating butihing masipag na Bulacan Provincial Director ng Department of Trade and Industry na si Ma'am Sorina Aldana. Magandang tanghali po, Ma'am. Magandang tanghali po. Live po kayo. Magandang tanghali po, Sir Mel, at magandang tanghali din sa lahat ng nakikinig ng magtapatan tayo. Happy New Year na rin. Salamat po. Maraming salamat mo. Okay. At napakaganda po yung presentation nyo kahapon sa mga media. Yes, sir. Salamat po. At yung kapihan, yung accomplishment nyo po nung nakaraan taon sa 2017, ano? At ako po'y natuwa at talagang nagre-report po kayo sa inyong accomplishment bilang isang pinakamataas ng DTI sa lalawigan ng Bulacan. Ma'am, balikan po natin, ma'am. Ay, maraming salamat po, sir. Okay. Ma'am, ito nga po. Kahapon po kasi, kayo po'y umikot sa lungsod ng Malolos para tignan po yung sumusunod. Kasi po itong mainit na pinag-uusapan ngayon, itong Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Opo, yung train law. Train law.
eh ito po ay marami natatakot na ating mga kababayan. Sa inyong pagbisita po ba sa mga tindahan po, na malalaking tindahan po sa lungsod ng Malolos, meron po ba kayong nakita ng violate po? Ganito, Sir Mel. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa magtapatan tayo at binigyan mo ako ng pagkakataon ngayon para may pangiwanag sa ating mga kababayan na nakikinig, no? Yung regarding the possible effects of train law. Kahapon, actually, hindi lang kahapon, halos magsimula itong taon nito, itong January 3, nang pumasok kami at dahil nga sa kainitan ng train law, inatasan na kami ng aming secretary to conduct massive monitoring sa mga establishments, especially mga supermarkets and groceries na nagtitinda ng mga basic and prime commodities. Ito yung mga processed goods. Mm-hmm. So, ito rin mga produktong ito na ito yung dating binabantayan ng DTI. Yes. So, based nga sa issue ngayon, dahil ang train law, ang effect niya is increase on the cost of fuel. No? Mm-hmm. Pagka-increase ng cost of fuel, ina-expect ng lahat na affected lahat ng product, of course, sa mm-hmm. manufacturing, hanggang sa, siyempre, ita transport yan, hanggang sa retail, di ba, sa retail unit. Yes. So ngayon, ang tinignan namin kahapon are the retailers of basic and prime commodities. So far, magmula noong January 3 na pumasok tayo hanggang kahapon na nag-ikot, wala kaming nakitang pagkataas, no? Ito yung mga produkto kamukha ng sardinas, mga basic na gatas, mga sabon, yung asukal, yung pinakita natin kahapon, mm-hmm. halos yung mga basic na binibili na at yung mga kababayan natin. Yung everyday na kailangan po ng tao. Opo, opo. Oo. Kasi ito kasi yung sabi mo nga, kinatatakot ng marami, no? Kasi nga, ang balita, ang karamihang maapektuhan talaga dito at the lower ng level ng ating lipunan, ano. Pero yun na nga, we would like to ensure the public na nandito ang DTI po, nakatingin kami, binabantayan ang lahat ng establishments para po sa kung sakali yung mga nananamantalang mga tindero o mga establishments, no, na talagang tinitake advantage ng situation. Ang train law kasi, ang isa pang affected dito are the sugar sweetened base na tinatawag natin o yung mga colored drinks. In-exempt dito, of course, yung water, walang excise tax yan. Yung milk, wala din. At saka yung 3-in-1 coffee. Mm-hmm. At coffee mismo, wala silang excise tax. So kung yung mga mahilig sa kape, natatakot na tataas ang halaga ng kape, hindi po siya kasama sa mm-hmm. excise tax. Ang binigyan lamang po ng excise tax ngayon ay yung mga sugar sweetened base. Karamihan soft drinks ito at saka mm-hmm. yung mga juice drinks na mm-hmm. colored. Mm-hmm. Opo. Ang sabi naman ng aming, sabi po ng DTI, ang soft drinks kasi hindi naman siya basic, di ba? Mm-hmm. Okay. Kaya nga, even sa eskwelahan, pinagbabawal na yung mga bata na naman soft drinks eh. Kasi hindi naman siya healthy, sabi ng Department of Health. So yun po yung aming mga binabantayan, yung mga prime commodities talaga and basic na talagang binibili ng ating mga kababayan. Okay. Wala po kaming napansin na pagtaas hanggang kahapon na ikot tayo kasama ang mga media dito sa Bulacan. Mm-hmm. Okay ma'am, balikan ko po yung pag-ikot nyo. Kasama po ba yung meat, yung baboy, manok, bigas sa pag-inspeksyon nyo? Actually sir, under the Consumer Act of the Philippines, ang may jurisdiction po yan kasi may kanya-kanyang ahensya pong nakatutok. Okay. It's the Department of Agriculture. Mm-hmm. So, pero kung minsan, kagaya po nung nagka-bird flu nga dito mm-hmm. sa Pampanga and Ecija, mm-hmm. Sumama po kami na nagbabantay sa mga presyo ng mga fresh meat na ito. Kasi mm-hmm. nga po, consumer din naman po ang aming mandato, consumer protection. Mm-hmm. Kaya tinutulungan din po namin ang agriculture. Pero kasi, Sir Mel, minsan, kagagaling lang natin itong dalawang major season, which is the Christmas and New Year, no? Mm-hmm. So, karamihan dito, yung peak season ng mga season ng celebration na to, normally tumataas eh, di ba? Because of the demand-supply situation. Pero ngayon, alam namin, nag-normalize na dahil balik na tayo sa normal sitwasyon. Hindi na ganun karami ang demand for the meat products mm-hmm. like chicken and pork, no? Mm-hmm. So, kahit madalang lang ang pagmamonitor ng DA ngayon, ano naman, nakikita namin ang supply enough sa market. Eh. When we do market monitoring,
tinitingnan-tingnan na rin namin yung supply situation ng ibang mga commodities. And so far, wala namang nababalita na may kulang sa supply. Mm-hmm. Ang magtitrigger lang kasi ng tataas ang presyo kapag kulang ang supply or kaya may problema sa supply. Mm-hmm. Okay. Okay, ma'am, ito. Yes, para malaman po ating mga tagapakinig po, no, ano po ba yung talagang pinaka-function po ng DTI na dapat nilang inspeksyonin? Kasi po, marami po nagtatanong po sa ating programa, pag sinabi mong DTI, Department of Trade and Industry, tama po ba ako, ma'am? Opo, yes, okay, sir. Ma'am. Kasama po ba okay. yung kasama po ba yung mga piyesa ng motor, sasakyan, and then yung sinabi ko nga kanina sa inyo, yung meat, bigas, lahat. Parang alam po ng taong bayan kung saan po sila magreklamo, kung ano po ang dapat nilang gawin. Go ahead, ma'am. Okay. Maraming salamat, sir, at sinanabanggit mo yan. Kasi akala nila, pag sinabi lahat ng produkto, lahat sa DTI. Yes. Isang bilubunto ng sisi, di ba? Yes, tama po. So, nabanggit ko nga sa iyo kanina, under the Consumer Act of the Philippines, ang mga national agencies na covered dito ay ang Department of Agriculture na kasama namin as member. Mm-hmm. Sila yung supposed to be magbabantay for fresh and agri products. Ang DTI, ang kanyang coverage are the process. Mm-hmm. Process like, kaya ang binabantayan natin dito, yung mga noodles, mm-hmm. sabon, gatas, yung mga canned goods. Mm-hmm. Kahapon, tinignan natin yung mga corned beef, mm-hmm. at saka yung mga meatloaf, ang ganyan. Meatloaf, okay. So, processed meat kami, yes. Ngayon, kasama din natin dito ang DENR. Yung mga presyo ng plywood, mm-hmm. At saka yung mga pasta wood-based product, ang DNR, and DOH for the drugs and medicines. Sa gamot. So, opo, kasi under the Consumer Act of the Philippines, may kanya-kanyang mandato ang mga henshang ito, na ito po ang binabantayan. Oh. Kasama din pala dito ang Bureau of Food and Drug, o FDA natin okay, ngayon, for the processed food din naman. Okay, ma'am, ito, sinabi mo kanina na yung kahoy, yung wood, under the Department of Environment and Natural Resources. Tama po ba ako, ma'am? Opo, yes, sir. Opo, okay. Opo. And ngayon, ma'am, kasi sabi nga natin, dito po sa lalawigan, not only in lalawigan ng Bulacan, throughout the Philippines, talaga nagbo-boom ang construction, yung talagang industrial. Yes, sir. Opo. Ngayon, opo. Yung una muna ang puntong tatanong ko, yung wood, yung ibig sabihin, ma'am, wala po bang plano ang DTI at itong DNR na mag-join, parang magkaroon po ng tinatawag nilang inspection sa bawat hardware po, yung nagbebenta po ng mga kahoy? Ahoy. Mga kahoy-kahoy? Yes. Pwede naman pong mangyari yon. Pwede naman kung kailangan po ang tulong ng DTI, pwede naman po yon. Kasi po kami, nagmo-monitor din kami sa mga hardware. Yes. So, if you were going to take note lang, may mga product standard tayo na pinapatupad, no? Okay. So, ang mga produktong ito, kagaya ng semento, mga bakal, electrical items, opo, ito yung mga ginagamit sa construction, di ba? Hawak nyo rin yan, so, ma'am. Hawak nyo rin. Opo, ang lahat po ng mga produktong ito, dahil medyo affecting the lives, and the health and safety rin ng ating mga kababayan, especially yung sa construction, binabantayan po namin yan as far as the quality and the standard. Kasi may mga product standard po yung mga product na ito. That's why nakatutok po kami dyan. Every month po, meron kaming binabantayan na hardware na minomonitor namin as far as the presyo and yung quality po niyan. Kasi okay. TS nga po yan yung product standard. O kasi ma'am yan every month po. Yes, sir. Alam mo kasi ma'am, bago magkatapusan po ng January, sigurado po magtataasan yan because yung oil po, yung gasolina eh. Sigurado po okay, yan. Ang katwiran po nila, napakalayo po, lalo na po yung wood. Eh karamihan po dyan, nanggagaling po sa North, sa Isabela po, Dihoba, at saka dito sa Bandang South. Ang katwiran po nila, binababa nila sa pier at ito'y sinasakay nila sa truck. Ang consume po kasi ng gasolina, yung crudo, manggagaling din po, sigurado po dyan ipapatong. Paano nyo po ngayon mamomonitor yung price ng bawat cubic feet at saka yung semento po? Actually, sir, hindi namin dinideny na mayroon talagang minimal impact o yung ating train law sa lahat ng produkto, especially sa construction materials. Yes, kasi nga dito, may input
yung excise tax sa manufacturing sector. Sa manufacturing pa lang, gumagamit na yan ng fuel. Yes. Yung mga, yung ating mga gumagawa ng simento, gumagamit yan, yung planta nila, ng cost of fuel. Tapos, i-deliver yung simento sa kanilang marketing outlet or mga dealers, o gumagamit pa rin yan ng gasolina or diesel, di ba? Mm-hmm. So, talagang aminin natin, talagang makakaroon ng konting-konting input yung cost of fuel para dun sa mga cost of construction material. Pero ito yung sinasabi nga namin na nakausap na ng aming secretary lahat ng mga manufacturers ngayon, iniisa-isa niya, no? Na even yung manufacturers ng basic commodities natin, na kung may pagtaas man, pinapa-compute niya, at saka yung hinihingi niya, huwag ganun kataas. Yung kayang-kayang i-absorb ko consumer, at the same time, kung kaya pa ng manufacturers na medyo kung konting diferensya na lang, huwag na munang magtaas, gagawin nila. At yun ang sinrami sa aming secretary, kay Secretary Mon Lopez, na ano sila, na hindi ganun ka-abrupt ang increase kung sakasakali. Kasi nga, supposed to be, Sir Mel, itong January, sabi nga, eh, third week pa, supposed to be, magdadatingan yung mga new deliveries, no? Tama kahit po, anong produkto yan. Oo, kasi may mga old stock pa yan eh, di ba? Yung Apo. Mga natira last year na old costing pa yan, supposed to be, pag dinispose mo this year yan, early this year, dapat yung cost pa last year. So wala dapat increase. Mm-hmm. Not unless na may bagong delivery na, na ito ngayon ang magpapatong na. So ito naman yung sinasabi nga namin sa ating mga minomonitor dito na ano siya, as in na huwag namang magsamantala. Kung talagang old yung costing, old yung costing nila, edi doon na muna. Huwag namang masnahin yung pagkakataon na kumbaga sinasakyan ka agad yung issue ang lahat, yung sa train law. So yun po yung lahat ng pakiusap namin. At kami nagpapasalamat, Sir Mel, talagang hindi ko kakalimutan yung mga partner namin na media kagaya ninyo na kasama nyo kami, tinutulungan nyo kami ipalaganap sa publiko na huwag silang matakot sa train law. Kasi kung minsan naunahan tayong takot eh. Mm-hmm. Ang aming general impression po, o the general evaluation or assessment of the train law, although nagsisimula pa lamang yan, sabi namin, birth pains pa tayo, sir. Wala pa tayong 1 month. Eh. Araw pa lang po. Sa lahat, yes sir, sa lahat ng changes na ipapatupad ng gobyerno, normally may mga ano yan, syempre, yung mga tao, syempre, mabibigla, di ba? So, talagang ano tayo, yun yung natural ano na reaction ng tao natin. So, ngayon, ang hinihiling nga namin, yung antayin natin, let's give the agencies handling this, like for example, ang BIR natin, dahil sa kanila ang excise tax na ito, na magbigay ng pagkakataon, kasi I'm sure they're also doing their advocacy and information dissemination this period, no? Kasi nga para kumalma yung mga tao, dahil hindi kasi nga alam eh, magkano ba talaga ang actual, magkano ba ang epekto, magkano itataas, ganun ang mga tanong ng mga tao, diba? So lahat po na ahensya ngayon na nakatuon dyan na involved sa pagpapatupad ng train law, ginagawa po namin ang aming makakaya para inform ang public na sana intindihin, dahil na simula pa lamang po ito. At maraming salamat po talaga sa media, kayo ang malaking tulong sa amin para maintindihan nila ito. Alam mo kasi ma'am, sa totoo lang, ang Pilipino kasi, pag sinabi mong nagpasa ng batas ng tax, nagpapanik agad. Pero hindi nila alam yung advantage at disadvantage. Ngayon po, yes. Ang kailangan po natin bilang isang mamamayag, katulong po namin kayo, sinabi nyo kanina, information dissemination, at dapat sabihin yung totoo na ito, okay, magpanik, yes, ito sir, po. Dito, tama ka doon, yes po. Dito po yung magiging mapupuntahan nito, at doon mapupuntahan din ito. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, at patuloy po yung tanong ng taong bayan, at sana po yung mga taong mapagsamantala, wag dapat pong gawin. Kasi po, para sa taong bayan din pong itong ginagawa po ng ating gobyerno, ma'am. Nga namin, ano, ako, nabasa ko na yung train law, no? Mm-hmm. And ito talaga yung nakita namin. Malaki talaga ang positive effect or impact para sa mga, especially sa mga kababayan natin, mm-hmm, o yung mga trabahador natin, ang mga fixed earner, no? Tama po, tama po. Na under the law kasi, lahat ng sumasahod ng 21,000 and below, tax-exempt sila ngayon. Tax-exempt. Tax-exempt. Walang withholding. Bo. So, unlike dati,
may 25% tax sa po kagad yan. Mm-hmm. Ngayon, wala siyang tax. So, walang withholding. Mm-hmm. So, imagine, even though you are receiving, sabihin natin, 40,000 pesos na yun a month, the first 21,000 mo is tax with, tax exempt na siya. Okay. So, yung tax na lang nila is the balance. So, for all those na nagpa-file ng tax ngayon, na talagang fixed earner, no, na ang income eh, ganun lang at 21,000, malaking tulong po sa kanila yan. Mm-hmm. Sa estimate nila, around 2,000 ang dagdag kada month para sa sweldo nila. Hindi po ba malaking positive opo. Effect sa kanila yan. Okay. Ma'am, balikan po natin yung ulat nyo kahapon na kayo po ang Bulacan Provincial Director po ng DTI. Ang Bulacan po ba ngayon, ilan percent po yung dumagsa pong mga business entrepreneur, small and big entrepreneur po sa lalawigan ng Bulacan? Okay. Based sa 2017 data namin, yung pindesyen ko kahapon, marami ang mga nag-registong investors sa Board of Investments na nag-locate sa Bulacan. Okay. Nakita mo yung isa. Pwede po natin, ma'am. Excuse me, ma'am. Pwede po. Ang total amount nun is about 93 billion, no? Mm-hmm. Pero karamihan 93 billion. Ay real estate. Oh. Yes, real estate sila, sir, as in mga low-cost housing. Okay, ma'am. Pwede ba natin i-categorize kung ano yung mga pumasok at yung talagang kwan? Para malaman po ng taong bayan na ito yung pumasok, yung sinabi nyo nga, real estate. Ano pa buo yun, ma'am? Pakipaliwanag po mo. Pati yung mga renewable energy ngayon, di ba usong-usong ngayon yung demand for solar power. Okay. Oo. So may mga naglo-locate na ngayon sa atin. Tapos mm-hmm. may mga konting manufacturing din, and then mayroon yung PPP projects. Kasama na rin dito yung North Train. Mm-hmm. Ito isang malaking project yan, going Bulacan, di ba? So sa tingin namin talagang yung construction and housing, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang itong taon na to, no? Kasi kaya nga sinasabi nga namin yung build. Mm-hmm. Talagang tuloy-tuloy po yan. Ang napapansin namin talaga yung demand of construction. Even for government projects ngayon, makikita mo mm-hmm. yung mga daan, halos lumapad na, yung mga bridges ngayon, yes, repair, at talagang maraming ini-input po ngayon ang government for para ayusin yung mga infrastructure natin. So, pagka sumabay po yan, naggagawa ng infrastructure ang government, expect mo na pati ang private sector. Sasabay din yung mga housing projects. Talaga pong maraming magtatayo. Ngayon, mapapansin mo rin sa Bulacan, marami na rin mga nagtatayo ang mga commercial establishments. So, ibig lang sabihin, malaking demand. And isa rin na sabihin ko sa iyo, sa topic siguro, Charmel, yung pagtak ng mga negosyo centers natin, no, throughout the Philippines, malaking tulong po ito, no? Sabi ko nga, yung mga negosyo centers natin, these are mini DTI offices na or satellite offices, extension office ng DTI na nilolocate namin karamihan sa LGUs para yung mga kumukuha ng mayor's permit hindi na kailangan pumunta sa mga provincial offices namin like Bulacan, nasa Malolos pa kami. Okay. Kung ikaw ay nasa San Ildefonso, mamamasahe ka, gagasta ka, ganyan. Ngayon hindi na po. Nagtatayo na kami ng mga negosyo centers all over the province. Satellite. Opo, sa Bulacan po, we have already 11 negosyo centers located strategically. Sa ngayon, sa May San Rafael, sa Kalumpit, Pulilan, sa Baliwag, sa Claridel, San Jose del Monte, meron na rin po tayo doon, sa May Kawayan. And soon, we will establish Marilao, Tikinto, Bukawi, San Ildefonso, and Dorsagaray at Angat. So, mga nakausap ko na po yung ating mahal na mayor dito at then they are willing to work with DTI for the putting up of negosyo centers. Kasi nakita talaga namin, sir, dumami mm-hmm. po yung business name registration namin for last year compared sa ibang mga taon. Kasi nga, yung mga tao ngayon, hindi na takot pumunta sa DTI dahil malapit na lang at wala nang malaking gastos yung pagkuha ng business name sa aming opisina. Kaya tuwang-tuwa po yung mga maliit na establishments natin. Ito, ma'am, by karamihan po ba rito, small entrepreneur through barangay po yung talagang nagdagsang negosyo sa lalawigan ng Bulacan? Yes, sir. Ito po yung mga tawag natin, mga micro-entrepreneurs. Micro. So, micro and small. O yung may mga capital na mm-hmm. 3 million below. These are karamihan mga... 3 million below. Opo.
isa, micro and small ang category po. Mga home industry karamihan po sila. Like for example, ma'am, ano yon? Can you give, halimbawa, kung ano yon, parang alam po ng ating takapakinig. Ano sir, yung mga gumagawa ng processed food, mga gumagawa ng mga kakanin, nagpo-process ng meat, tusino, longganisa, na nasa bahay-bahay lang, kakanin, sweets, mga pastries. Tapos meron na din tayong gumagawa ng mga handicraft, mga gawa sa mga indigenous raw material. Like sa Pulilan, meron kaming na-discover ang galing-galing gumawa ng mga Christmas decors na gawa dun sa rice straw. Alam mo yung rice straw, yung pinagawa ng palay. Ang ganda-ganda. These are mga ano, pumatok siya nung last big fair namin sa Mega Mall. As in talagang nakita namin, ang gawa niya eh talagang gawa lang. Gawa siya ng mga reindeer, ha? As in gawa ito ng rice straw. And pero patok na patok ito sa ating mga buyers. So yung mga ganong tipo po, mga handicrafts, mga processed foods karamihan, and processed meat ang mga nasa bahay-bahay. That's why marami po ang lumitaw ngayon. At ito ngayon ang mga pagtutuunan din namin ng pansin for this 2018. No? So yung mga na-discovery namin for 2017 na mga micro and small industries na ito, ito ngayon ang bibigyan namin ng marketing support. So either in the form of we will provide product development design improvement sa kanila. Kasi hindi nila kayang magbayad ng mga designer. Mahal kasi yung mga designer na para maka-develop ng new products. At the same time sa mga food natin, yung improved packaging and labeling. Okay. Bago dito sa atin, sa Bulacan, meron tayong packaging center. Yes. So, alam mo yun, sir, sa Capitolio. Okay. No? So, sinusuportahan namin ito, yung project ng local government sa provincial capital. Kami po ay isang sumusuporta doon. Yung mga nadidiscover namin mga kababayan natin na manasa micro na food industries, sinasubsidize namin para lang mag-improve ang packaging and labeling nila through this. So, marami po tayong tulong. Marami din kaming mga free trainings and seminars para yung ating mga micro and small maka-attend sila para ma-enhance po ang kanilang entrepreneurship capability, no? Yung pagpapalakad ng negosyo. Kasi kung minsan, kulang din sa knowledge. Kasi nag-start lang sila sa bahay, so walang ganong, diba? So, ngayon, tinuturuan din namin ng proper talagang training. Okay. Ma'am, nabanggit mo kanina yung packaging sa Capitolio, no? Ako. Okay. Ano po yung, can you give one example kung ano yung pinapackage mo na produkto ng Bulakenyo dyan? Parang alam po ng taong bayan ng lalawigan ng Bulacan? Okay. Meron actually, sa aming shared service facility, sir, meron kaming binigay na dalawang equipment sa packaging center. Isa yung die cutting machine. Yes. Which ito yung sa paggawa ng mga boxes used for boxes. Kung napapansin mo, maraming gumagawa sa atin ngayon ng cha, di ba? Cha, tea, mga tea. Yes, o kaya yung opia, pizza pie, ganyan. So yung mga boxes niyan, pwedeng ipagawa na po doon sa packaging center. Boxes, yung dye finished product para magiging maganda. Opo, kasi hindi nakabalot lang sa plastic. At least, very attractive. Yes, at saka may mapoprolong yung shelf life kasi may proper packaging. Meron din po kami isang binigay na equipment doon, yung sachetting machine. That is for powder and granules. So, yung gumagawa din ng mga turmeric tea sa atin, na pwede silang makipag-pack doon, yung parang single, ano nga, para bang yung sa 3-in-1. Ma'am, yung kape ng DRT, di ba pinapackaging din dyan sa Capitolio? Through DTI yun, o. Opo, tinutulungan namin ang Kalawakan and Talbac. Yes, tama. Kaya lang po kasi yung sa kanila hindi pa individual pack, yung ano pa, per kilo or half kilo. So, binibili kasi yon for group, pang group coffee kasi yon sir, ginagamit yon pang maramihan. So, nakapack pa sila ng 1 kilo and half kilo. So, yun actually yung isang sinasuggest namin is they can pack it na pang single use ba, para pang cha na ano, pag ginamit mo, pang isang pasa. yun yung isang technology na inahanap namin para mas dumami ang kanilang market at ma-expand. Isang proyekto na yan. And speaking of the coffee ng ano ng DR teacher, may project kami and soon malalaman yung mga partner namin sa media, invite namin kayo. Meron kaming ibibigay sa kanilang mga coffee brewer, yung dalawang grupo na ito. Kasi ang tingin namin ngayon, balita namin, maraming cyclists, mga turista na nagbabike going yes, DRT. Yes, yes, yes.
The artisan, nice place, ma'am. Napakaganda po, parang Tagaytay po from the north yan. Yes. So ito ngayon, ang napapansin namin, naghahanap sila ng kape dahil nagbabike maagang-maaga, di ba? Yes, so, okay. Ang napansin namin, naghahanap ng mga coffee shop. Mm-hmm. So ito ngayon ang project namin. Yan, tama po, tama po. Siguro, this quarter, yon binigyan namin ng mga coffee brewer, coffee maker. Tapos pinagawan din namin sila ng parang kiosk. Mm-hmm. Yung dalawang grupo na to para makilala naman na this is Kalawakan and the Atalpak. Okay, ma'am. Kasi ma'am, pag pinag-uusapan po kasi ng produktong Bulacan, pag ikaw ay nagawi sa Santa Maria at San Miguel, eh dalawa lang po ang pinag-uusapan diyan eh. Dito sa San Miguel, Pastillas. Yung chicharon saka yung pastillas ng kilalang dating alam mo yung Sibilya, banggitin ko na rin po. Ito ba ay tuloy pa rin yung pagpo-produce niyan para i-packaging po? Yes, tuloy-tuloy pa rin yan. Pina-assist pa rin namin yan. Mm-hmm. Actually, marami na kaming na-assist na nagpapastilla sa nag-chicharon na nag-fly na, ibig sabihin, dumaki na, ng gano'n. At ngayon, patuloy kami na nag-discover yung mga nagpapastilla na hindi pa namin nare-reach out. Mm-hmm. Talagang tinutulungan din pa rin namin. So, yung mga programa namin ngayon, intended yun, yung product development, yes, yung marketing at tie-up namin, yung Go Local, yung Auto Generation, lahat po nito ay intended para sa mga small manufacturers natin. Ang Bulacan po pwede. Alam nyo ma'am, napakaganda po itong pinag-uusapan natin, yung tinatawag nilang yung sariling produkto na lalawigan ng Bulacan. Kaya kung sakali, kung sakali pong matuloy itong federalism, yung federal form of government, doon po iikot yung isang pundo ng isang bayan at lalawigan ng lalawigan. Kaya ito po, habang maaga, eh talagang i-develop yung tinatawag nilang product your own, yung produktong Bulakenyo kung tinatawag di ho ba ma'am? Through the help of DTI. Opo, tama po yun. Actually, salamat po kay Governor Willie na ina-adapt pa rin na niya yung Tatak Bulakenyo. Kasi pag sinabing Bulakenyo, Tatak Bulakenyo, nandun yung logo na talagang gawang Bulakenyo po yun. So, patuloy po ang pagsuporta namin sa mga produktong gawa sa Bulacan, kami sa DTI. Talagang pinupush po namin yung Tatak Bulakenyo pa rin. Okay. Kasi ma'am, ang ating Pangulong Duterte, nung 2 weeks niyang naupo bilang Pangulo ng Pilipinas, ang sinasabi niya, yung 5-6 po, alam niyo, pinag-usapan din natin kahapon yan. Yung pautang po, para maliwanagan po ng ating tagapaginip po na magtapatan po tayo sa DWBL. Ito ba'y tinuloy na po para maliwanagan po? Marami po kasi nag-text sa atin eh. At marami po nag-i-email sa ating email at kung ito ba'y tuloy, kung paano po ang procedure, kasi nabanggit po, yung tinatawag ng negosyo sa True DTI po. Pakipaliwanag, ma'am. Opo. Yung P3 program, ito yung pondo para sa pagbabago at pag-asenso. Ito'y programa ni Presidente na True DTI po, ibinaba sa amin. Mm-hmm. So ito yung sinasabi ng aming sekretary, pagtapat natin sa mga Bumbay. Bakit sa Bumbay? Kasi doon mataas ang interest rate, diba? So ngayon, naglaan sila ng pondo. I think last year is about 1 billion nationwide po yon. Kaya lang dahil ang 1 billion madali pong nauwot dahil inuna nila yung mga poorest province na tinatawag natin. Nasa Central Luzon, nasali po ang Aurora. Kaya inuna muna ang Aurora. Ngayon, yung mekanismo po nito, ang pagpapautang, may mga accredited financing institutions, mga private financing institutions, mga cooperatives or associations na ito po ay mag-a-apply po accreditation sa SB Corporation, na DTI din po yon. Kasi doon ipapadaan yung pondo. Hindi po sila mangungutang diretso sa DTI, pwede po silang mangutang sa mga accredited financing institutions. So po, sa mga NGOs or co-ops po yung tawag natin. Kasi sila po kasi yung may kakayanan na maghawak ng mga ganitong mga micro-lending. Financing yan eh. Ang DTI, opo, financing. Hindi po kasi kami DTI sanay sa pag-finance. That's okay. Why. At ayaw po namin ang sabi kasi nila, ayaw namin parang kalabanin. O sabayan pa sila. So kung may mga existing government financing institutions or kaya po mga NGOs and co-ops sa area na ang Bulacan, maraming co-ops, pagpa-accredit lamang po sa SB Corp para naman maka-apply sila for the P3
program. Sa ngayon, ang alam ko po, may dalawang naka-apply for Bulacan. At alam ko, marami pang mag-a-apply na naka-lineup. Sa ngayon, yung Ligas Cooperative yata. Pakiulit ma'am, Ligas Cooperative. Sa Malolos po yan. Opo, yung main nila sa Malolos. Okay. Pero marami po silang branches all over Bulacan Tapos yung Casecom sa Baliwag. Isa rin po silang naka-lineup. Okay. So, hindi pa namin alam. Siguro nag-aantay na lang ito ng condo for release, no? So, alam ko po, nakapasa sila for accreditation under the PV program. Pero yung condo, inaantay pa nila. Para, kung may mga interested po na mangutang under the PV program, pwede pong i-approach na nila yung mga NGOs na ito at magtanong. Pero kahit na hindi siguro P3 program, lahat ng co-ops dito sa atin, sa Bulacan, halos nagpapautang po yan eh. May mga requirement lamang po sila. Ma'am, pakikuha nga po yung requirements. Yung mga malilit natin na mga kababayan na yung tinatawag nilang laylayan na nagninegosyo na parang hindi na po actually, sila. Can you give some... Actually, sir, yung scheme ng ano po, ng P3 program, supposed to be walang masyadong mapi ito dapat. Kasi nga, ang mga micro-entrepreneurs natin, wala silang talagang kakayahan mag-produce ng mga documents na inihingi ng bangko, ng formal banking sector. That's why po nilabas nila itong PC program para siyang, it's like a guarantee program or non-collateral na para sa mga maliliit talaga. That's why ang inihingi lang siguro dito yung kung insan co-maker or yung kilalang kilala talaga and yung project viability. Kasi syempre, yung mga co-ops natin, kailangan din naman nilang i-secure yung kanilang pondo na baka, syempre, inuutang din naman nila yan. That's why may inihingi rin naman silang mga konting papeles at mga konting requirements para naman makatiyak sila na yung pinautang nila, e, babalik din babalik naman sa kanila. Kasi pinapaikot naman po talaga nila yan. Di ba? So, yun naman po. Ang aking suggestion, kung saan silang co-op malapit, magtanong na po. I'm sure lahat ng co-op sa Bulacan, marami pong nagpapautang. So, mga micro-lending din sila eh. Sa Bulacan po, maraming co-op naman nagre-redolent sila ngayon. Maraming nagpapautang. Okay, ma'am. Ano po yung expectation ngayon sa 2018 sa lalawigan ng Bulacan na bilang provincial director po ng DTI sa pangunguna po nyo, ma'am? Ano po yung expectation nilang papasok? Na mga, sabi nyo nga, 2017, napakaganda po. Ito po bang 18 po, ano po yung expectation po? Para malaman po ng ating mga mamayan. Ang ating expectation as the director for DTI ng Bulacan, positive pa rin. So, tuloy pa rin ang mga investments that are coming. And maraming SMEs pa ang magtatayo ng mga negosyo nila, mga micro-entrepreneurs. And kaya nga yung mga programa namin po, tuloy-tuloy pa rin yung mga pondo namin, parating pa rin na tuloy-tuloy pa rin sila. Kasi nakikita namin na positive pa rin ang dating 2018. Wala tayong nakikitang something like yung economic slump, wala pong nakikitang ganyan. So even the construction, the build na project, tuloy-tuloy pa rin yan. So for as long na may mga ganito mga investors na pumapasok sa atin, tuloy pa rin po at positive. And I see the economic trend, the growth for Bulacan especially, patuloy yan, tatataas po yan. Okay. So para masayang lahat, both the ordinary people at yung mga manufacturers o mga negosyante natin sa Bulacan. Okay. Tuloy-tuloy po ang ligaya, tuloy-tuloy yan. Okay, ito ma'am, may nag-text po sa atin at ito po pahabol po. Eh alam po natin ngayon January marami po magre-renew ng DTI license po nila. Eh paano ngayon to? May bago po bang patakarang guidelines po ng DTI para Okay. Sir, wala po kaming bagong patakaran. Napakabilis po, nag-improve po, nag-streamline talaga ang DTI. For 5 years na kaming naka-online na. Online na po kayo, di ba ma'am? Yes, minuto na lang, hindi na po binabalikan ang decision na yon. Pagpunta po sa lahat ng DTI office or sa lahat ng negosyo centers na yon, pumunta lang po, magdala lamang ng ID at yung owner, ipa-file yung application doon mismo sa amin at may dalang pambayad. Kung ikaw ay nasa barangay, ang scope mo, barangay level, 215. Kung ikaw ay municipal, ang sakop mo, 515. Pag regional, within region 3, ang sakop mo, ikaw ay 1,015. At kung national coverage ang gusto mo, 2,015. And that's good for 5 years po yan. Ang okay. Validity ng business name, that's for 5 years.
ito, ini-encourage ko po lahat, alamin lamang ang lahat ng negosyo centers na yon dito sa atin, especially sa Bulacan, marami nang nakatayo, and you can file your business name, either renewal o kung bago, para hindi na po kayo pumunta sa Malolos. Pero actually, mabilis na rin po ngayon dahil nag-expand kami from the original na DTA office sa Malolos. Meron po kaming extension na malaki ngayon na nasa Robinson sa Malolos at ang dami din pong nagpa-file dyan. Mm-hmm. At sa lahat ng negosyo centers. So far, wala pa namang gano'n. Kung minsan lang medyo nagduduko yung system dahil pag sinabing online, dahil sa dami ng gumagamit nationwide, medyo bumabaga. At saka minsan nag-offline yung wifi natin dahil naka-rely tayo sa mga network natin. LDT, minsan nagkakaroon ng offline. Pero in general, mabilis na po. Minuto lamang, less than 15 minutes, pwede na pong kunin o antayin ang business name ngayon. Oh, ma'am, yung mga nagre-reklamo naman, lalo na ngayon, katapusan, sigurado po yan. Maraming hindi nakakaintindi sa price, lahat. Saan po sila pwedeng tumawag o puntahan yung hotline na sinasabi natin po ng DTI? Yes, actually, sabi ko nga kaapon, in-announce ko, and ito yung policy ng DTI. Mm-hmm. No closed door policy kami. Mm-hmm. Basta ikaw ay consumer at may reklamo ka, pwede mong ihain ang reklamo mo kahit hindi jurisdiction ng DTI kung minsan. Mm-hmm. Pero ang ginagawa namin, pagtanggap namin, i-refer namin ito sa proper agency mm-hmm. na hindi pabalik-balik o yung tao ay talagang mahihilo sa kakahanap sa mga ahensya. Mm-hmm. Kasi under the Consumer Net Program, ang mga ahensya ng gobyerno ay merong network. Kapag kami na-receive na complaint, tatanggapin mo at ipatong mo sa kanila for proper action. Mm-hmm. So, ganun din po kami sa DTI. No? Kung kayo may nabiling produkto, whether appliances, cellphone, or produkto na talagang hindi umaandar pagkabilin ninyo, may factory defect, una po, ang unang gagawin, pumunta kung saan kayo bumili at kausapin yung kanilang manager or sales supervisor. At kung hindi kayo hinarap at talagang may karapatan naman talaga kayo na ihain at inyong complaint, pumunta po kayo sa DTI. Huwag lamang ninyong kakalimutan na dalhin ang resibo. Yung resibo po na mayroong BIR at saka yung legitimate po yung resibo na binigay sa inyo. Kasi ito yung nakakalimutan nila, Sir Mel. Mm-hmm. Yung resibo, kahit yung binili lang sa kanto-kanto, hindi po yun ang resibo. Kung sakali wala, ma'am, walang BIR. Walang BIR yung nagbibigay. What happened? Isumbong po sa BIR. Okay. Hindi po pwedeng lumapit sa inyo. Hindi po pwedeng lumapit sa inyo. Pwede natin i-report sa BIR, pero BIR po ang magkakaso sa kanya. Okay, pero ang DTI po, halimbawa, wala pong BIR receipt o any. Pwede po lumapit sa inyo, pero pwede nyo pa rin puntahan. Opo, pwede po. Pwede namin pong tanggapin at i-refer namin sa BIR. Ayun, yung wala pong mga lisensya ng DTI, paano po ang kwan natin dyan? Yun po yung sinasabi namin. Pagka meron po kayong tindahan na nakita na wala siyang business name, sumbong po lang sa amin at papupuntahan ko. Okay. Lalo yung mga malalaking establishments na wala silang DTI or expired yung DTI nila na after 5 years, yung panire-renew. Tama po. Sumbong sa amin. Okay. So, sa amin po. Yung number po ng DTI namin sa Bulacan, sa Malolo, seven nine one two two eight three at 7910113. Okay. Ma'am, tuloy-tuloy po ba ang monitoring ng DTI, ma'am? Yes, sir. Hanggat hindi po nag-normalize ang presyo or yung sitwasyon, we will continue monitoring. Dahil nga para malesen yung negative impact for the train load, tuloy-tuloy po yan. Every day po, iniikot ang Bulacan, especially the major trading centers like the Maykawayan, yes. San Jose del Monte, Baliwag. Santa Maria, Baliwag. Angat Bulacan, yung Bustos, malalaki na po yan eh. DRT lang po ang small. Opo, iniikot po namin karamihan yan. Okay. So, may dalawang team po kami na nag-iikot. Okay lang po ulit kasama media para makita po natin yung actual. Kahapon po, na-late po ako eh. Kaya gusto ko makita yung actual eh. Okay. Kailan po? Kailan po yun? Siguro sa schedule natin. Kung saan at kung kailan. Okay. Mensahe nyo ma'am. Message nyo po. Message nyo po bilang provincial director po ng DTI po sa Lalawigan ng Bulacan at assistant director po ng Region 3. Go ahead ma'am. Maraming
maraming salamat ulit, Sir Mel, for giving us this opportunity, no, para makausap natin ang publiko at mabigyan natin ng konting parang clear view of the kung ano ang nangyayaring sitwasyon ngayon, no, especially for Bulacan. So kami po sa Bulacan, in-ensure namin ang lahat nating mga consumers o yung ating mga negosyante that kami po ay bukas, no, especially ngayong medyo nakakaroon ng issue ngayon about the train law. So kung may katanungan or gusto pong i-submit sa amin, punta lang po, huwag pagkatubili po mag sa opisina. Nandyan lang po kami. Yung mga staff ko ng DTI Bulacan ay nandyan, they are ready to accept anything. It's either information or assistance. Nandyan lang po kami. Maraming salamat po sa lahat at sa lahat ng nakikinig sa iyo, Sir Mel. Okay. Maraming salamat po. Yan po ang ating boses ng ating mahusay at mabait na Provincial Director po ng DTI, si Ma'am Sorina Aldana. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Thank you so much. God bless po. God bless. Okay, yan po. Yan po ang pakikipagpanayan po natin sa ating Provincial Director ng DTI. Para malaman niyo po, kasi ang mainit po ngayon na pinag-uusapan, itong train tax reform for acceleration and inclusion. Eh, kasi itong batas na to, may advantage eh. Puro advantage po. Kung ikaw ay nagsisweldo, tumatanggap ng salary na below 20,000 hanggang 50,000 yata yun eh, ikaw ay hindi na tatanggalan ng tax. Eh, ang tatamaan po nito, yung nagtitinda po ng mga soft drinks, tama nga lang po eh. Ito po yung nagbibigay ng sakit na diabetes, yung mga asukal. Para mabawasan po yung pag-inom natin. Tamang-tama po ito, kaya wag muna natin husgaan. Ha? Pinag-aralan po itong batas na to. Kailangan po kasi information, kung meron po kayong alam na masyado ng mataas maningil, yung mga consumer product, kung ano-ano pa, eh kailangan nyo po eh pumunta sa DTI. Yung nga sinabi kanina ng ating Provincial Director na si Ma'am Sorina Aldana, magtungo po sa kanilang tanggapan. At yung mga nagtitinda po ng mga piyesa kung ano-ano man dyan na walang resibo, may resibo na peke na hindi na binigay ng DNR, ng BIR, na hindi na isuplong nyo at ireklamo nyo mo. Kailangan na umikot ang umikot ang DTI dito sa lalawigan ng Bulacan. Napakalaki na po ang lalawigan ng Bulacan. Ang lalawigan ng Bulacan po kasi marami na pong nagdagsaan ng negosyante dyan. Narinig nyo sinabi niya kanina, almost 93 billion ang pumasok, napapasok na negosyo sa lalawigan ng Bulacan. Ito lamang pong bypass dyan eh. Sa Giginto, Bulacan, going to San Rafael, yung parang tinatawag nilang NLEX. Ang dami na pong industrial dyan at mga naglalakihang negosyo. At sana po, yung mga local government, mag-participate po kayo. Tulungan nyo yung tinatawag nila one product, one town. Eh, dapat po yan ang asikasuhin nyo, i-develop nyo para merong ipagmalaki ang bayan niyong mga produkto. At alam niyo po ba, napakaganda po itong gustong mangyari ng ating Undersecretary Martin Dino. Yung tinatawag nilang ang mga barangay chairman, itong palaging sinasabi ko sa programa natin, magtapatan po tayo, na 100% na mag-participate po kayo sa illegal drugs. Para mawala po yan, ma-disseminate, mabawasan, ay magkaroon po kayo ng tinatawag nilang checkpoint. Ito na. Ito na palagi. Tama po itong gagawin na directives ng ating Undersecretary Martin Dino. At ang mga barangay chairman, dapat umikot kayo. Mga barangay tanod, hindi lang po yung nakaupo kayo dyan. Ginagamit yung barangay patron na walang katuturan.
Yung malalaki ng ira, maliit man ang internal revenue allotment nyo o malaki yung kwan, trabaho nyo yan. Nanumpa kayo. Ito na. Tamang-tama po ito. Na talagang saludo po tayo ng ating Pangulong Duterte na inappoint niya ito si Undersecretary Martin Dino. Ito ay nakapanayan ko to nung nung ako ay reporter po ng DWIZ at saka DWBL po. Ito ay naging barangay chairman po to ng Quezon City. Itong si Undersecretary Martin Dino, kaya nung nakita po kami dito po sa lungsod ng Malolos nung nag-o-taking po yung bagong pangulo diyan ng PDP laban na sa pangungunan po ni Undersecretary Donato Marcos, nag-usap po kami at ko yung namumukha niya. At sabi nga sa akin, Mel, within a week time, ako ay manunumpa na bilang Undersecretary ng DILG at ang ibibigay, ang magiging concentration ko, ang ibibigay sa kanya ng ating Pangulo, yung barangay affair. Kaya tamang-tama, akma sa kanya. Ngayon, lahat ngayon po ay nagiging guest siya sa mga TV at radio at hindi po natin siya makakontak ngayon at palagay ko na sa Davao at busy siya, ay maybe next week po ay makakausap po natin siya bilang phone pass interview natin siya bilang guest po dito sa Magtapatan po tayo at para matanong at ito'y lahat ng problema ng barangay. Tama po ng ating PNP chief na ang barangay, sila po ang nakakaalam kung ano po nangyayari sa kanilang barangay. Ito na po, ibabalik po yung tinatawag nilang Oplan Tokhang, double barrel. Ha? Dapat lang po ibalik. Kita nyo ang nangyayari ngayon, lumala at nung ito'y nawala sa PNP sa pag-operate. At in fairness to the PDEA, ang PDEA po ay magagaling at parehas po sila, kulang po sila sa tao. Ito na ngayon, ang partisipasyon po nito ay mga barangay opisyal. Magkipagtulungan kayo. Tamang-tama po ito, yung checkpoint, nung naging guest po siya sa isang television, gusto niyang i-implement sa mga barangay po yung checkpoint na tinatawag para mabawasan po yung riding in tandem at may takot. Kayo po, buti na lang po, meron po yung CCTV camera, nakikita po yung kung paano po gumalaw ang mga kriminal sa barangay. Yung tinatawag nilang riding in tandem. Importante po ito, yung checkpoint na tinatawag. Nakita nyo po, itong ecstasy ngayon, inahalo sa mga soft drinks. Kung ikaw ay mahilig sa party, mahilig ka sa gimmick, huwag ka nang pumunta. Tignan mo muna yung iniinom mo. Bago mo inumin yan, ay kita nyo yung sa TV ngayon, inahalo, liquid na po. Sana po yung mga barangay chairman na walang ginawa, na mahilig magsip-sip sa alkalde para mag-supply sa kanilang barangay. Diyos ko po, dyan po sa lalawigan ng Bulacan may mga piling. May piling barangay chairman, walang ginawa pumunta sa mayor para manghingi ng proyekto. Hindi po yan ang trabaho mo, barangay chairman. Nakakaya po kayo, nakakaya ka. Ang trabaho nyo po ay tignan ang inyong barangay. Wala kang ginawa na pumunta kay mayor para manghingi ng proyekto para mag-supply. Eh, yung sinupply mong bisikleta antindi ang double price mo, yung overprice. Dapat ito ma-audit ng COA. COA, ha? Ang trabaho po ng barangay chairman, magsilbi, tignan ang kanilang barangay. 24/7 yan. Kayo po ang ama at ina ng barangay. Yung mga kamag-anak tito ng mayor dyan, please, tignan nyo yung quality ng ginagawa ng kalsada, huwag nyong ibigay. Million of money, pera po ng taong bayan yan eh. Hindi po ba kayo nahiya? Yung impra nyo na 20% ang nananalo sa bidding, mga kamag-anak nyo, tito nyo. Barangay chairman, kaalyado nyo. May balita po tayo, malapit na po ang eleksyon. Meron lumapit sa isang mayor sa second district na pinipilit na maging katandem ng mayor yung kasamaan nilang konsehal. Kung hindi raw makuha yon, ay sila po ay hindi pupunta kay mayor, hindi po magiging kaalyado niya. Napakaaga po yung konsehal. Tatlong konsehal to. Babanggitin ko sa susunod na ating programa. Ang trabaho nyo, gumawa po kayo ng batas pambayan. Hindi po yung pupunta kay mayor.
para ilabi mo ang kasama mong konsehal. Hindi mo pa kayo nahiya niyan? Dapat ang trabaho nyo, gumawa ng municipal resolution o municipal batas pambayan. Ang oras na po natin ay 12:52. Meron pa po tayong 7 minuto bago tayo magwakas po sa ating programa. Magtapatan po tayo. Ang magiging priority po ng Senate po, Senate to prioritize Chacha according to our Senate President Pimentel. Yan po ang kanilang priority at itong nalalapit nilang pagbabalik sa Senado sa January 15. Ang kanilang priority po is quality of quality life for all as they tackle other priorities bill including proposed Bangsamoro basic law, anti-terrorism law. Yan po yung mga priority ng Senado itong pagpasok po ng January 15. Anti-terrorism law, national ID system, ito, national ID system, amending the constitution, universal health care, ito, importante po ito. Ito naman na amending the constitution, ito yung papasok yung tinatawag nilang CONAS o yung tinatawag nilang federal form of government. Ito yung mahabang discussion po sa Senado sa Kongreso. Talagang dapat marami talagang pag-aralan to yung information. Papasok po to yung mga barangay chairman na kailangan alam nila kung ano ba yung federalismo. Dapat alam nyo yung information na sinasabi, hindi lang po kayo nagseseminar na walang katuturan. Ito yung pag-aralan nyo, parang alam po ng taong bayan, alam ng kabarangay nyo ano ba yung federalismo. Ito ba yung makakapagbigay sa atin ng insentibo? Ito ba yung magiginhawa sa ating buhay? Yan po ang kwang kasi nito, yung mga barangay official, mga mother leader. Yan ang dapat yung kwang. Turuan nyo sila na ipalaganap yung federal form of government. Yan po ang pag-aralan nyo. Sa pag-ikot po natin sa lalawigan ng Bulacan, hindi pa pinag-aralan to yung ibang bayan. Wala silang ginawa kundi mag-seminar sa iba, wala namang katuturan. Ito po ang pag-aralan nyo, yung federal form of government. Pag ito'y natuloy, walang sisiyahan. Gaya nung train law na tinatawag. Kung ano ba yung pagbabago, ano ba yung pagkakay, ano ba yung pag... yung bang advantage saka disadvantage yung federal form of government. Ang oras na po natin ay 12:55. At hindi ko alam kung advance po itong relo ko. Late. Kaya meron po ilang minuto po tayo, kaibigan. Matatapos na. At matatapos na pala. Kaya sa susunod na ating programa sa Sabado, ito po nyo yung lingkod, si Mel Nieves po. Sa magtapatan po tayo, maraming salamat po. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga...